So ayan guys, meron po tayong mga sitaw na pananim. Yan. Marami po yan. Maraming puno yan. So ayan, nilagyan na namin ng gagapangan nila. Yan, yung mga sitaw. Hindi pa namin nabubunutan ng mga damo. Kasi yung inaalagaan namin ngayon, yung ampalaya. So yan, yan mga sitaw. Yan sila. Meron din kaming sigarilyas. Apat na puno yan. Yan. Sa ngayon, kailangan magtanim ng mga gulay kasi ang mamahal ng kilo ng mga gulay ngayon sa palengke. Lalo na yung ampalaya. Yan. Apat na puno ng sigarilyas. Meron naman tayo ditong talong. Maliliit pa sila. Ayan. Yan, hanggang doon. So ngayon pupunta na naman tayo doon sa aming ampalaya. So yun, meron din kaming mga ano, mga mais. So ayan yung mga mais. Maliliit din, maliliit pa rin, maliliit pa sila. Pero ayan, meron ng malalaking mga mais. Ang daming damo. Ayun yung mga ampalaya. So, yan, lilibot ko kayo ngayon sa aming ampalaya. Yan po. Ito yung huling ampalaya na itinanim namin. Matagal pa to. Siguro mga Agosto or September maharvest. Meron ng mauuna yan ngayong katapusan ng July. So yan. Ganyan karami yung pananim namin na ampalaya. Yung mga naunang ampalaya na tinanim namin, siguro ngayong July katapusan mahaharvest na siya kasi meron na po siyang mga bunga. Ang bilis nilang lumaki kasi inalagaan to ng abono. Every week ata or si second week naglalagay yung hobby ko ng abono. So yan guys, meron na siyang mga bunga. Ang sabi doon sa agriculture or DE, Department of Agriculture, is 65 days lang po ang ampalaya, maharvest na siya. So ngayong July po yan. So yan, 600 piraso yung tinanim naming ampalaya. Mahal kasi ngayon ng gulay sa palengke, sobrang mahal. Ang kilo ng ampalaya ngayon sa palengke is nasa 90 to 100. Bumaba na po siya ng 40 pesos kasi dati 140 ang kilo nito. Yan. Hindi lang ang ampalaya yung pananim namin. Meron din kaming kasaba at saka talbos ng mga kamote. So ito yung naalagaan namin ngayon. Dito kami nabibisi sa ampalaya kasi maselan po itong aming ampalaya. So ito yung napesti guys. Mula puno hanggang itaas. Ganyan yung hitsura niya. Nalanta yung buong
katawan ng ampalaya. So ayan. Mahirap 'to na mahirap 'to na pananim na ampalaya kasi pagod at sakripisyo. Kasi araw-araw kang pupuntahan mo kasi titingnan mo kung mayroong mga uod, may mga peste na kung ano-ano dyan. Yan, meron na po siyang mga bunga. Ay, ito na naman. Meron pang isa. Iwan ko kung makarecover to. Yung mga dahon niya nalalanta na. Ayan. So ayan yung iba, wala na ng pananim kasi tinanggal, binunot kasi baka mahawaan yung iba. Ayan. So ayan, ayan. Ito yung iba. Ayan, kumukulot yung dahon. Ayan, may mga peste yan. Meron din siyang bunga. Ayan. Ayan yung hitsura ng nampepeste. So, ayan. Ito yung isa. Siguro makaka-recover yata itong isa. Ay, hindi na ata kasi namatay na yung ano, namatay na yung katawan. So, ayan yung iba. Ito mamaya gagawin ko, paakyatin ko yung mga ano niya, yung sanga ba yun? Ang bawang tawag dyan sa Tagalog, di ko alam. Ito yung paakyatin ko sa taas. Para doon na siya gumapang. Mamaya, nag-garden tour muna ako. So, ayan guys. Yung iba, ang tataba ng mga puno. Sa lahat ng gulay, ito ang napakahirap alagaan kasi hindi siya marunong gumapang. Kailangan tatalian yung katawan niya. Hindi mahigpit yung pagkatali. Tapos, aalalayan mo siyang pagapangin sa stick na ganito. Yan. Yang, itong stick, papunta yan dun sa taas. Ayan, makikita nyo guys, may tali. Yan, tinatali yan yung katawan ng ano ampalaya. Tapos, pagagapangin nyo na yan. Hirap kasi araw-araw titingnan ito kung yung ano niya yung katawan niya hindi nalaglag kasi nga hindi nga marunong gumapang. Mas maganda pa yung sitaw tsaka yung sigarilyas, kalabasa kasi marunong gumapang. Ito hindi, napakahirap niyang alagaan. Kaya kung hindi ka magtitiis at magsasakripisyo, walang mangyayari sa pananim mo na ampalaya. Ayan, meron na po siyang bunga. Ayan. Araw-araw po ito tinitingnan ng asawa ko kasi siya parati yung nandito sa garden. Kasi ako nandun sa bahay, nagtuturo sa mga anak ko sa module. Pero ngayon, walang pasok. Ayan, nandito ako ngayon. So, ayan, nag-garden tour. Ito, yung iba. Ayan, yung iba, yung ibang ampalaya gumagapang na sa taas. So, ayan, makikita niyo guys.
Ito na, dito na tayo sa talbos ng kamote. Ayan, yung tataba din nila. Ayan, hanggang doon sa dulo. Ito, ayan, oh. Ang tataba ng aming talbos. Ayan, kikita nyo naman. Green na green yung dahon niya. Hanggang dulo to. Hanggang doon sa dulo. Yan. Ito yung mga pananim namin. Ang sarap nitong talbos ng kamote. Fresh from the garden. So yan. Hanggang dulo. Pwede din ito maibintang talbos. Pero kaso, pag palagi mo siyang kukunan ng talbos ng kamuti, hindi siya magkakaroon ng, ano ba yun? Ng kamuti. Pag palagi mo siyang tatanggalan ng talbos ng kamote. Pero meron ding, pero paunti lang ang, ano ba yun? Yung kada isang puno, konti lang ang makukuha na kamote. Yun ang sabi nila, pag palaging tinatanggalan ng talbos, yung parating ginugulayan, ang tawag doon sa Tagalog, hirap na ko. Yan, hanggang dulo doon. So yan. Ito naman yung mga kasaba. Daming damo. Hindi pa namin nabubunutan. Pero doon sa dulo, doon, nag-umpisa na ako doon magbunot ng damo. Hindi ko kaya kasi ang haba nito eh. Hawang dami. Yan mga. Ang tawag dito sa amin is balanghoy dito sa Leyte. Balanghoy ang tawag dito sa kasaba. Hanggang doon yun sa may dulo. Yan. So, paano guys na na-tour ko na kayo sa aming munting garden, i-update ko na lang kayo. Ang daming damo. I-update ko na lang kayo sa pag-harvest namin ngayong July ng aming ampalaya. So, paano yan guys? Cut lang muna tayo. Thank you for watching my video. Ayan, ang dami ng bunga. Bye!